Okay, so welcome to another video, guys. So for today's video, meron po tayong i-reconfigure na tenda AC1200 or 11AC. Or itong model niya is AC10. So this is a dual band router. Merong 5 GHz tsaka 2.4 GHz po. Ito is one of the most cheapest but powerful na router siya. Kasi marami na rin gumagamit dito. Bali, meron na rin akong mga customer na gumagamit ng tenda AC10. Bali, ito yung budget routers na pangbahay. Bali, run through ko lang. Meron siyang 4 ports sa likod. So mga GE ports po 'yon. So saktong-sakto. Tapos apat na antenna. Dalawa dito para sa 2.4, dalawa rin sa 5 GHz. So, powered by simple AC adapter. So, lagay nyo lang dyan. Tapos, yan. Magbiblink na yan. So, shout out dito po kay Superbab kasi siya po yung nag-request ng paano i-configure yung AC10 router. Okay? So, yan. Blue. Nakailaw yung system. So, yun. Ibig sabihin nagbo-boot. Tapos kung meron kang connectivity sa 1, umiilaw rin ng blue. So LAN tsaka Wi-Fi. So currently naka-connect na yung pero yung laptop na ginagamit ko is hindi pa siya naka-connect sa So muna tayo. Punta ng fast.com or yan. Sorry, sira yung Tingnan nga natin ano yung speed ng internet ko sa bahay. Uy, umabot ng 120. So, ito po yun. Capable po yan. Umabot dito sa 120. So, currently, wala pang connection to. So, i-connect ko. Shutdown ko lang yung ano ko po. LAN cable ko. Wi-Fi. Tapos, i-connect ko yung UTP cable sa port 1. So, yan, blinking na po siya. So, wala nang internet yung laptop ko ngayon. Okay. So, para ma-reset yung router config, long press mo lang yung reset button. So, long press natin. Hanggang magbiblink yan. So, blinking yung system. Ma-off yan lahat ng LED. Yan. Okay? Yan. So, system steady. Na-off na yung 1, LAN, tsaka Wi-Fi. Tapos, bitawan nyo. So, yun. Ganun yung pag-reset. Okay? So, after nun, ilang minutes lang yan. Magbo-boot na siya. So, yun. Superbab. Shout out dyan. Salamat sa pag-purchase mo ng AC10. Very powerful. Tapos, enjoy. Tapos, yan. Reset na. So, naka-hardwired lang to siya. So, ibig sabihin, punta tayo sa CMD. Tapos, IP config. Ibig sabihin yan, 192.168.0.1. 192.168.0.1. Yan yung gateway. So pag so ito na yung makikita mo. Currently since yung Wi-Fi mo is ginagamit mo, punta tayo, click mo yung dynamic IP address. Tapos pag PPPoE kasi, ibig sabihin, pwede yung router mo yung magdala ng PPPoE. Palidit yung modem mo is naka-bridge mode. Lagay mo lang yung user mo sa Globetel tsaka password in which yun yung account number. So yun, punta ka sa dynamic IP address kasi i-cascade lang natin to sa current router natin sa Globe na fiber. So lagyan mo lang dito ng Wi-Fi name. So for example, Superbab. Tapos, lagay lang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, yun.
Wi-Fi name, Superbub, tapos ano? Yan. So click mo lang okay. So save na. So after nun, ano na siya? Magla-login na yan. So ito na po yung configuration system ng ano. So naka, as you can see, naka-disconnect siya sa internet kasi wala siyang WAN. So wala kasi akong LAN cable dito na pwede hugutin, nalagyan ko siya ng internet. So ista stand alone lang natin siya. Make sure na yung internet na galing sa modem is dito connected sa WAN. So once meron kang ma-insert dyan na tapos ma-insert niya yung ano, ma-sense niya yung cable, tapos merong internet yun, yun, mag-o-online na siya. So currently ito lang, run through lang natin. Yun, status disconnected, tapos internet settings, router mode. Pwede rin kasi siya AP, universal repeater, WISP. So ito yun kanina, internet connection, so dynamic IP address lang. Okay? So wala ka nang gagawin dito. Dito sa Wi-Fi name, dito ka mag-edit ng Wi-Fi name or SSS ID. Yan, Superbub. So yun, sira yung ano ko, ano ng laptop, kaya nag-input siya ng AAA. Yan. Tapos kung gusto mo i-hide yung SSID mo, click mo lang yung check. Pero kung ayaw mo, wag mong i-hide. Kasi mas madali kumonek kapag hindi mo hinide. Tapos security mode, yun pa rin, WPA, PSK. Tapos dito yung password mo sa 2.4 GHz. So yan. Tapos sa 5 GHz, dito rin, ito yung dual band, 2.4 tsaka 5 GHz. Hindi siya 5G, na 5G mobile signal. So 5G siya as Wi-Fi signal. Tapos merong ano, underscore 5G. Kaya yun. Para i-separate mo yung band, yung 2.4 tsaka 5 gig. Pwede yan, i-separate. Or pwede mo rin pag-isahin. Same name sila. So for example, preferred band. Kung gusto mo pag-isahin si 2.4, kung anong malakas na signal currently sa malapit sa router mo, pwede mo siyang enable. So isang pangalan na lang yung ilalagay mo. Tapos yung password. So automatic na yung cellphone mo magko-connect, mag-choose kung 2.4 ba or 5 GHz yung band. Pero medyo minsan kasi para ma-isolate yung ano mo lang, enable ko na lang to para at least kung malapit ako sa 5G, 5G yung masagap kong signal. Yan. Okay? Tapos dito, guest network, kung meron kang mga guest sa bahay tapos ayaw mo ibigay yung password na ng Superbub, so enable ka, create ka dito. Ayan. Tapos ano? Tapos validity, kung meron kang guest na 8 hours, good for 8 hours. Yan. So bandwidth, oh yun. Ganun lang yung ano, capable dito. So very powerful yung 10, the AC10, no? Okay. So currently, since wala tayong guest, so disable lang siya. Tapos dito ka magsi-select ng preferred network mode. So hinahayaan ko lang yung BGN. So Wi-Fi standards po yan. Tapos dito sa wireless channel, yun, pwede mong i-select specific. So i-scan mo lang yung sa bahay mo kung ano yung preferred na channel. Kaya yun, pwede. Tapos wireless bandwidth, hayaan ko na lang ng ano, to 20 and 40 para automatic siya. Tapos same sa 5 GHz, AN, AC. Yung AC, yun yung abot ng 1,200. Tapos wireless channel. So iba yung channel ng 5 GHz, no? So ito po yung magandang channel dito sa ano. Hindi kasi siya congested, kaya yan, sakto yung 5 GHz. Tapos wireless, yan. Bandwidth, minsan siniset ko to ng 80 para specific lang siya, 80 MHz yung bandwidth na ina-allocate niya sa spectrum. Okay? Oh, yan. Tapos beamforming, meron kasing technology to na kung anong ano, maraming user, doon niya ipo-point yung ano. So maganda rin tong router to kasi capable siya ng beamforming technology. Bali, i-assess niya yung signal to noise ratio sa current environment nyo. So anong specific yung noise niya ngayon, anong interference, pwede niyang i-tune yung signal para mas
masagap mo yung the best signal. So yun, in-enable or disable, minsan kasi pag for example yung room nyo is medyo maliit lang yung ano, pwede mo enable, pero sa technology dito pwede ko dinidisable ko talaga siya, pati rin itong WPS, wireless, ano yun, WPS, basta ano, more on security wifi siya, tapos click ka lang ng okay. So yun, yun lang po yung ano, i-change mo sa wifi wireless, kasi bandwidth control kung gusto mo i-access yung ano, dito mo makikita yung mga online device. So sino yung mga nakakabit sa wifi router mo, tenda, so makikita mo yan dito. So pwede mo yan lagyan ng pangalan, Super Bob laptop, book, ayan. So pag okay yan, Super Book, so pwede mo specific, bali for example meron kang specific device, for example a wifi camera, so lagyan mo lang dito ng pangalan, tapos lagyan mo ng limit na 10 MB lang, so pwede siya yan. Tapos parental control, more on ano siya, kung for example si Superbub, yung kids mo nagko-connect, tapos makikita mo sa device name, gusto mo i-off yung internet nila sa specific time kasi gusto mo mawala yung YouTube nila, capable siya. So pwede niyang putulin yung internet mo or internet ng specific device. Okay? So yun yung kagamitan niyan sa parental control. Tapos yan. Very ano naman to, madali lang tong intindihin. So kung ano, tapos pwede ka mag-disable ng ano, website for only forbid, youtube.com. Pwede mo yan na www.youtube.com, pwede mo yan ilagay diyan, youtube.com. Ilagay mo yan, YouTube. So hindi na makaka-browse lang ng YouTube Friday to Saturday, yung ganun yung oras. Okay? So click mo lang yung okay. So yun, meron ng youtube.com or facebook.com. Pwede mo rin i-restrict. So yan yung parental controls. Napaka-powerful nung tenda natin. Okay? Tapos sa sleep sleeping mode, yun, pwede mo kasi patayin tong LED, parang walang LED yung router, always close, tsaka close schedule, pwede mo kasi parang mag-sleep lang siya. Tapos wifi schedule, pwede mo siya i-disable, eto, turn off at, tapos turn on, ayan. So pwede mo siyang i-schedule yung wifi mo, for example yung kids mo or gusto mo matulog tapos i-off yung wifi, pwede mo i-schedule dito. So currently dinidisable ko siya. Tapos yan, advanced, medyo more on application level to, DMZ, firewall, enable mo lang yan, as is lang yan. So yung pinaka-importante rin dito po is itong new password. So lagyan mo lang ng bago, super Bob 1 2 3 4, Super Bob 1 2 3 4. So yan, password. Tapos ito yung login password, bali paglagay mo ng 192.168.0.1, hindi ka hininga na password kasi nireset natin yung modem. Once na ito kinonfigure mo, kailangan mo ng tandaan natin na Super Bob 1 2 3 4. Tapos MTU, as is po yun, clone MAC address kung magagamit yan, kung stricto yung ano mo, yung ISP. Eto, linalagay ko siya 100 MB, 1 gig. So yan, makikita rin current speed, since 1 speed is walang connectivity, yun, wala siyang binibigay. Tapos LAN address, kung gusto mo baguhin yung subnet na dinidis, ano niya, dinidistribute. So 192.168.0.1. So yan, as is na lang yan para hindi kayo ma-confuse. Okay? Tapos subnet. Yan. So yan lang po yung baguhin mo. Tapos prefer DNS. Kung meron kang pi hole or DNS server na ho, lagay mo lang dito 192.168.0.1.
0.100, yan, ganun. Tapos, remote web-based management. Manage through the internet. So, pwede mo i-manage through the internet itong Tenda Wi-Fi router mo. Tapos, yan. Yun lang po. Tapos, ito, time zone, make sure plus 8 Hong Kong. So, since wala siyang internet, hindi siya nakadetect ng auto time. Kaya 1970 pa yan yung oras niya. Okay? So, yun lang. Tapos, automatic maintenance. Meron kasing capability itong router na to na reboot siya ng 2 a.m. hanggang 5:30 a.m. kung yung wala siyang traffic na na-detect. So, in-enable mo yan para ma-refresh yung router mo or i-disable. This much better to disable it tapos ikaw na lang yung mag-reboot dito. Okay? So, okay lang. Yan. So, yan. So, nag-log out tayo, no? Kasi linagyan na natin ng password yung ano natin. So, gamitin na natin yung Superbob 1234. Log in ulit. Yan. So, one port is disconnected kasi wala akong LAN cable na makita dito. Okay? So, ganun lang po yun. Tenda AC10, very capable na router. Marami akong na-deploy dito. So far, very good. Yung range niya, magaling, maganda na rin. Very efficient rin siya. Compared sa Xiaomi router ko, meron akong na-deploy sa Tacloban. Shout out doon kay nila Edmund. Tsaka si ano EJ, tsaka si Franz, yun. 20 device, isang ganito, kayang-kaya. Video stream, play games, ML. Walang naging problema. So guys, thank you. And ano, enjoy this router. So, yun pa lang. Tenda AC10 Superbob, thank you for your purchase. Enjoy your home network upgrade. And thank you. And bye-bye.